Mismong si Pangulong Duterte ang nag-utos na Pfizer vaccine ang iturok sa ating mga kababayang seafarer. Paglilinaw naman ng palasyo, hindi ito nangangahulugan na may favoritism sa pagbibigay ng bakuna dahil nagkataon lamang na ito ang kondisyon ng mga employer para makabalik sila sa trabaho. Si Kenneth Pasyente sa Detalye, Rise and Shine, Kenneth. 2,000 seafarers ang nabakunahan sa patuloy na vaccination rollout ng pamahalaan. Pfizer na mula sa national government ang itinurok sa kanila. Isa sa mga nabakunahan si Benji na 20 taon ng seaman. Malaki magtulong kasi kung ano ka na, pagsakta mo sa barko, accept ka na sa laro sa Europe. Ay, accept ka na. Kasi may bakuna ka na. Ayon sa palasyo, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi na Pfizer ang iturok sa mga seaman. Ito kasi ang bakuna na hinihingi ng karamihan sa mga bansa na destinasyon ng mga Pilipinong manggagawa na nade-deploy sa abroad. So, walang favoritism dahil kung hindi bibigyan ng Pfizer mga seamen, baka hindi makasakay muli sa mga barko. So dahil ito'y condition sa kanilang employment, hindi na po ito favoritism. It is ensuring na magkaroon ng hanap buhay ang ating mga seafarers. Hindi pa naman nakukumpirma ng Labor Department ang ilang kaso na may ilan umanong seafarers o OFW ang na-deny dahil sa iba ang bakuna na itinurok sa kanila. Pero may ilang bansa na umano ang nagpahiwatig ng kanilang preference at tutugon naman dito ang Pilipinas. Ideally, para sa mga seafarers, mas maganda kung Johnson & Johnson para isang turok na lang. Kasi kung hihintayin pa yung second, makawawa yung ating mga seafarers. Ayun. Pero kung ang gusto ng destination, Pfizer, then ibibigay ni Secretary Vince ng Pfizer. Muli ding iginiit ng DTI na makatutulong ang pagbabakuna sa mga seafarer sa muling pagsigla ng ekonomiya ng bansa. Sa lungsod ng Maynila, maaga namang pumila ang mga residente ng Barangay Santa Ana na kasama sa A5 category para maturukan ng Pfizer. Sa awa naman po ng Diyos, safe naman po ako nakarating po rito sa vaccination area po. Masaya na po ako. Wala na po akong pangangamba. Dismayado naman ang ilang naabutan ng cut-off, pero desidido pa rin silang bumalik at magpabakuna. Sa pinakahuling tala, papalo na sa higit 400,000 ang na-deploy na bakuna sa syudad. Higit 270,000 dito ay first dose, habang higit 131,000 naman ang second dose. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.